Nag-swimming kami dito ngayon sa Villa Felomina. So ayan yung kanilang parking, ang lapad ng kanilang park. 1, 2, 3, go! Anda pala talaga. Kasi tingnan mo naman kapag mayroon kang malapad na lote. At napakadami mo pwedeng gawin, no? Tulad nito. This property with a total land area of 27 hectares. Pero ang napaganda nito, mayroon siyang farm doon sa likod. May mga ostrich, may mga hayop. And aside from that, mayroon siyang ilog, no, sa gitna, which dinevelop nila. Ang daming mga amenities na pwede pong mai-enjoy ng mga pupunta dito. Aside from that, mayroon pa silang zipline. No? Look at that. No? May zipline din. Ayan. Yung area na yan. Mayroon silang zipline. Ayan. Okay. So, sa likod niyan, mayroon siyang malapad na farm. So, this one is a leisure farm. So, ang advantage dito, so, bukod sa napakadaming mga swimming pool, napakadaming villa, napakadaming cabanas, at napakadaming mga water activities na pwedeng ma-enjoy. Mayroon ditong kompletong may restaurant, mayroon dito sa loob nitong Villa Felomina. Mayroon siya ditong grocery store. So, aside sa kanilang mga amenities, mayroon pa sila ditong mga live fish na naka-display, which napakadaming hito, napakadaming mga tilapia malalaki. No? So, puntahan natin. Ito yung mga kasama na guys, ayan sila, tinan mo naman, no? Kanya-kanya sila ng bitbit. Ayan si Melboy. Ito si Von. Ayan. So, nasa Villa Felomina tayo. Anyway, so, ilang araw lang yung gap. Galing kami din sa dagat din. Okay, so, ayan si Ken-Ken. Hi, Ken-Ken. Okay, halika. Puntahan natin yung kanilang isda. Dali. Halika, dali. Dito tayo. Maraming isda dito sa dito. Yeah. So, napakadami nilang amenities, no? Ayan, may restaurant area. Meron silang slide. Malapad ang parking. And then, dito yon. Dito. Wait lang, Ken-Ken. Come here. Napakadami din mga ibon. Okay? Ito yung kanilang grocery. So, kung pupunta ka dito, Ken-Ken, ito, madaming tao dito. Okay? So, puntahan natin yung kanilang mag-i-enjoy kayo. Napakaganda ng amenities. So, pinapakita natin dito kasi more on mga farmhouses yung ating sinushoot at saka malalaki yung mga properties. Eto, at least meron kayong idea. So, ito po, meron kayong napakagandang idea. So, imagine, meron silang 27 hectares land area. Dalawang bundok po ito, ano? Isang bundok na yan, din pababa. And then sa middle, meron siyang ilog. Okay, so, ito meron silang mga fish areas. Ayan, pero dun tayo sa malalaking isda. Let's go, Ken. Come here. Anyway, no, kung bago pa lang sa ating YouTube channel, so please don't forget to hit like, subscribe, and click that bell to get you notified for whenever release new YouTube videos. Alright, so ayan, oh. Wow, look at that. So ayan, malalaking isda. So maraming isda sila. Malalaki yan. Ayan, oh, ang laki ng fish, Ken. Tsaka bukod dito, mayroon pa sa mga hito. Okay, dito tayo sa baba. So, marami silang amenities, no? So, itong idea na to, pwede nyo i-apply doon sa mga property na binibenta namin. So, same as like this one, no? Ayan, no? Wow! Daming fish! Diba? And then, okay, so, itong area to is Villa Felomina dito sa Indang. So, imagine mo, medyo secluded yung area niya. Pero dinevelop nila at in-improve. Once kasi maganda yung amenities and maganda yung features ng property mo, mag-i-enjoy talaga sila. So, same like this one, no? Ito, tata. Okay, okay. Ano po yung nakita mo? Come here, baby. Dito. Okay. So, ang dami dito, guys. Mayroon pa dito madami mga hito. Okay. Ayan, oh. Ayan, ang daming isda. Look at that. See? Fish. Ang dami nilang mga pond, no? Mga small pond.
And itong area naman ito, ito napakadaming hito dito. Okay, so sasabog tayo dito ng konti lang, no, para magambala yung tubig. Okay, so try natin magsabog. Hindi pagkain yan. Tingnan mo. Hindi lumabas yung mga hito. Anyway, itong area na to, napakadaming lang hito dito sa area na to. Ayan, almost, ayun, no, lalaki, oh, ayun. Ayan, okay. So, aside from this one, let's go, Ken. Come here. Okay, so this is the Villa Felomina. So, ito yung malaking property na pwede nyo rin gayahin. So, ang dami. Although, medyo madami silang pera talagang in-invest dito. Pero, bawin naman yan. Long-term investment. Okay, so itong ilog na yun, imagine mo, mayroon pa siyang ilog na malinis ang tubig. Okay, closer natin ng konti. Okay, para makita natin yung ilog. Ayan yung ilog, di ba? Ayan, dinevelop nila yan. Pero luckily, dito sa tabi, meron ding dinedevelop na resort. Ayan, oh. So imagine mo, binibenta nila yung mga property na yun. Pero alam ko, dinedevelop nila. So katabi din siya ng Villa Felomina. May-ari na po yan. Pero ayan, tulad niyan, dating gubat. Pero ngayon, magtatayo sila dyan ng i-improve nila kasi may nakita ako mga bakal. Siguro, swimming pool, mga infinity pool. Okay, so imagine mo, no, napakadami mong proper area. So this is the phase 1 area nito. Okay, madami pang mga dragon fruit. So para doon sa ating mga buyers na bumili ng property, seems like mga 5 hectares or kahit mga 5,000 square meters na pwede nyo ring gawin yung ganito. So napakadaming naliligo. Kasi ito naman, imagine mo na kung gaano kadami yung mga kabana niya. Ang daming mga villas, ang daming mga kabanas. And punta tayo sa hanging bridge. Alright. Okay, so puntahan natin yung hanging bridge. At least, meron kayong idea kung gaano kaganda yung kanilang hanging bridge. Ayan, okay, ayan. Di ba? Simple. But very elegant. Okay, so dito tayo. Ito lang po is, it's mga 1 hour and 30 minutes drive from Manila. Itong area nito. Pero mostly sa mga nagsuswimming dito, taga Manila. Okay. Dami nilang mga amenities. Alright. So, meron pa silang hanging bridge. Papunta doon sa itaas na yun. Oh, look at that. Ayan, oh. Doon sa kabilang side na yun, sa kanila pa rin yung property na yun. Diyan naman is meron silang mga ostrich. Okay. Come on, let's go, Ken. Kapit ka. Diba dyan tayo kanina nag-dive? Ayan. Ayan. Alright. So, careful, Ken. Okay, enough. Okay, wow. Hawa ka. See? Okay. Ito yung advantage kapag meron kang ilog sa gitna or kanal or stream. Batis. Para i-develop mo. Imagine mo, ayun lang yung zipline. Yung area na yan. Okay. Look at that. And then, ito naman yung mga kabana. Si dami-daming mga kabana. Okay. Oh my God. Wait. 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 Okay. Nakatakot. Ayan, nagsiswing, oh. Oh my God. Oh. Alright. Okay. Okay. So, ayan. Ayan sila. Galing sila sa farm. Kumuha sila ng papaya. Di ba? May native chicken ka na. May papaya ka pa. So, ang bibilihin mo na lang talaga pag mayroon kang farm. Sahog. Mayroon din sila dito. Sibuyas, bawang, dahon ng sili, luya, kompleto. Pwede ka rin namang gumawa ng nyog, yung coconut oil. Ayan, dami kasi mga coconut oil. And, of course, bibili mo na lang is yung pampalasa. Asin. Alright, so uuwi na kami. Uuwi na kami. Okay. Ayan yung mga kubo-kubo. Ayan si Melboy.
Tapos sinanap ni... So, ayan. Hinanap nila yung batang maliit na yan. Sinama ko. Si Benji. Alright. Okay, so... Ayan. So, napakaganda na experience namin ngayon dito. It's a fan bomb dito sa Villa Felomina. Look at that. Okay, so if you are interested to buy a land, a parcel of land, residential land, agricultural land, farmhouses, so you can reach us on the numbers visible on the screen. So itong pinakita natin is idea only. Okay, so it's idea. At least ito, generating income, lifetime, or long-term investment. Thank you very much, and God bless everybody. Diba, ang ganda ang dami. Look at that. Ayan na sila. Ang dami nila, guys. Ang dami na nila, guys. Ayan si Benji Vlogs. Ayan si Erben, si Mami. Ayan si... Sweetie! What are you doing there? Bye-bye! Oi! Ba't nandiyan ka sa front? Bye! Okay, guys. Ayan. How are you? Shout out kay Small Laude. Sino Small? Small Laude. Hi, Small. Mom Small Laude Vlog. Ayan. Yeah. Mayaman yun. Ah, talaga? Shout out kay Pamana Vlog. Pamana? Pamana Vlog. Shout out kay yung mga kaibigan ko, vlogger. Thank you. Okay, so ayan kami, guys. So ayan yung family. Galing ng Zamboanga. Nag-migrate. Living life, every day, late at night.